sinusuportahan kanila, pero ikaw mismo ang hindi sila talaga-asigasa sa kanila dahil ikaw ang spiritual parent nila. At kapag ginawa mo ito, hindi mo na kinakailangan hanapin pa ang biyaya. Isinusuplay na isang biyaya sa iyo sapagkat if you seek for His kingdom and His righteousness and all blessings will come upon you. Amen? Alakpakan natin ang Panginoon sa Lord. Come, follow me, and I will make you fishers of men. You are responsible to your soul wings. Responsible ka rin. Pagdating ng Sunday, wala pang Sunday, i-text mo na, tawagan mo na, puntahan mo na! At bigyan mo siya ng time, puntahan mo yung day of niya. Puntahan mo siya, mag-istiran mo ng salita ng Diyos. At kung kinakailangan ng suporta ng mga leader, tutulungan ka. Pero ikaw ang responsible dyan. Nakikinig pa ko ba tayo? Tanungin mo ang katabi mo, ilan na ang anak mo, Espiritu ka. Ilan na. Ilan na. Huwag mo siya mag-isip ng mga problema. Bahala sa iyo sa problema. Ang isipin mo, maging matalino at paglitas ng kaluluwa. Don't think so much about the problem. Let God solve all your problems. Amen? But do the work of evangelism and evangelize. They must attend the church services and they must be involved in different ministries. Yung mga bagong umaatan at bagong naglilingkod kay Kristo, sinong nagagabay sa kanila? Yung matatanda. Ganito magluto. Ganito maglaba. Ganito maging engineer. Ganito maging doctor. Ganito maging professor. Sino tuturo sa kanila? Yung matatanda. Nang nagtrabaho ako ng Akay Philippines as a service technician, may nakabantay sa akin. Kasi ba, magkamali ako eh. At pangalawa, bago pa kasi ako eh. Kaya habang bago pa at marami pang hindi alam, pag meron akong hindi naiintindihan, takbo ko sa isang matanda ako. Hindi siya supervisor, technician din siya, parehas ko. Kaya alam na ako na siya. Natakbo ko sa kanya. Eti. Hindi ko maaari yung trouble, hindi ko mahanap. Ano bang dapat kong gawin? Pagpuntahan niya ako, titignan niya. O sige, panatan mo to. Balibag mo siya sa trabaho niya. Amin po ba? Ganyan din ang mga born-again Christian. Asikasuhin mo ang paglago mo espiritual. Pero yung mga anak mo espiritual, asikasuhin mo rin ang paglago nila. Amen! Amen! Alam mo ba na kayong mga God's legionaries, ang dami nyo ng mga anak? Sa gimba lang, ang dami na born-again na kapataan. Mga unbelievers sila ay tili. Nung pagturo ko sa Pampanga na Sunday, kalahati sa kanila, umatik pa rin! At kinakailangan ko silang muling balikan! Kasi sayang sila! At kayong mga naiiwan na rito, kayo naman ang napalago ng sarili ninyo at magdala kayo ng maraming kaluluwa! Hindi na naman ang palakpak ninyo. Kasi sayang ang mga kabataan ninyo. Bigla sila nagpa-friend request sa kingdom of Jesus! Ang dami nila! Sino-sino itong mga ito? Nakikinig pa ko ba tayo? Hindi para sila manligaw o magpaligaw! Kundi gusto nilang maging kaisa sa God's Legionnaire. Say ba? Alakpakan natin ang kaisa. Hindi sila para magsapogi at magkaganda o maghanap ng pogi at maganda! Kundi para magpakalalim sa Panginoon. Alagaan mo ang paglango mong espiritual. Alagaan mo rin yung mga tupang nasa ilalim. Alagaan mo rin sila. Kaya ang tawag ko sa mga mangangaral na magagaling, pero walang solid ng isa, fake. Dahil kung magaling ang mangaral, dapat marami ng solid. Amen. At ang galing mo sa likuran ng pulpito ay galing mo rin kahit wala ka sa pulpito. At ang galing mo na naka-Amerikana at naka-magandang aspat ka, magandang dress,
Kahit hindi ka nakagana, kahit hindi ka na-dress, naka-dress, magaling ka pa rin. Amen! Dahil nakagalingan, wala sa pulpito. Nakagalingan ay wala sa uniform. Nakagalingan ay nagmumula sa puso. Amen. Palakpakan natin sa Diyos. Kahit yung mga Sunday na ito, hindi nyo ako makakasama. Si J.I. magtuturo. Next Sunday, si J.I. magtuturo. Ito, nagbibiro. Para puntahan ang mga lugar para magandang na evangelism. And I will be in Eastern Samar as soon as possible. Nakikinig pa po ba tayo? To put up church there. Amen po ba? And I will be in Canada as soon as possible. Japan, Macau, Hong Kong, Surigao, Maguindanao, Guam, Brunei, Saipan, Abu Dhabi. To put up a church. And I am not kidding. Dahil binubuhos na Diyos ang maraming salapi. Amen! At anong gagawin mo sa maraming salaping ito? At ang pati ko kayo, mas gusto ko pa gamitin ang salapi o evangelism kesa ibili ng kung ano-ano. Amen? Nakikinig pa ba tayo? Meron akong cellphone, hindi ko ito binili. Meron akong bagong lottery, hindi ko rin binili. Amen po ba? May bago akong Ford, hindi ko binili, kulay blue. Fiesta. Ford Fiesta. Eh, nagpapo ba tayo? Amen po ba? Dapat yung mga tupa mo, tingnan mo sila, ilala ang solvent mo. Amen? You have to look after your spiritual children. Pwede ang spiritual children mo, babae, lalaki ka. Pwede ang spiritual children, pwede ang spiritual child mo, babae, lalaki ka. Pwede ang spiritual child mo, lalaki, babae ka. Pwede rin naman mas matanda sa'yo o mas bata sa'yo. Pwede rin. Pero ikaw ang ginamit ng Panginoon sa kanya para maligtas, marimay, lumago, magamit ng Panginoon. Ano man ang magagamit mo sa kanya, ikaw ang spiritual father niya, spiritual mother niya. Amen! Amen po ba? Alakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Hindi ko alam dito ay kung hindi Easter Summer sa mga pasok. Inaayos mo na yung pagpunta ng Easter Summer. Hirap naman yung kada Sunday kung na lang mukha natin nakita-kita. Hirap naman ang gano'n. Pastor, ayaw po namin maiwan. Isama ka sa akin. Diba? Nakikinig po ba tayo? Si Elmo, sama ng sama eh. Kaya mahina ang katawan, hinika. Kaya kayo, upset. Magpalakas ka kasi si Sir Elma. Nakakaisang lago ka pala, hindi ka nakagal. Hika. At dapat pag ikaw ay nag-evangelize, nag-mission, dapat palakas ang physical mong katawan. Amin mo ba? Hindi pwede hika ka. Kaya huwag masyado sa mga ice cream, sundae. Huwag masyado yan. Huwag masyado sa matatamis, maalat, matataba. Nakikinig pa ba tayo? They must attend church services and be involved in different ministries in the church. John 10:16. Anong sabi sa John 10:16? I have other sheep that are not of this shepherd. I must bring them also. Anong sabi ni Jesus Cristo? Meron pa akong mga tupa. Kinakailangan ko rin silang padala rito. Meron pa akong iba pang mga tupa, pero wala pa sila rito. Kinakailangan ko rin padala. Amen! Meron pa akong mga iba pang tupa, pero wala pa sila, kailangan ko rin padala. Tingnan mo yung mga tupa mo na nandito. Pero sino yung mga tupa mo na wala rito, kinakailangan mo silang padala. Kailangan mo silang padala. Nakikinig pa po ba tayo? Makinig po kayo sa akin. Mentors nag-evangelize ka, mentors nagpapalaw ka,
para ang hirap mo silang maipanilis, ang hirap mo silang madala. Tama, kasi pinipigilan ni Satan. Ang gagawin mo, pray like never before upang yung mga kamay ni Satan tanggalin ni Lord para sila ay madala. Amen. Amen po ba? Pray. Pray like never before. Mentras nahihirapan ka na sila ay madala, huwag ang titigil. Pray. Kaya yung mga walang ginagawa, may oras kayo ng day ko, sabihin nyo lang sa amin, bukas ang church na ito, anytime, para kayo mag-pray. May magbabantay lang na matanda, spiritual, para ipaingatan na wala maapektuhan sa iglesia nito. Mag-pray kayo. Amen? Mag-pray bago mag-evangelize. Mataas mag-evangelize, mag-pray. Amen po ba? And be as a old winner. I have other sheep that are not of this sheep. I must bring them also. May mga tupo pa ako na wala rito. Kailangan rin silang matala. Sa darating na May 30, mag-aaral tayo ng evangelism sa may San Luis Pampanga para ang mga hindi paligtas ay paligtas. Matagal ko na sinabi sa inyo ito, last year pa ito. Babalikan ko ang mga lugar, mga probinsya, mga bansa, at iba pang lugar, iba pang probinsya na kailangan puntahan. Kailangan din silang padala sa Panginoon at maibalik sa Panginoon. Amen? Kaya mga pinamahal, iligay mo sa sarili mo, mayroon ako spiritual birthday. May spiritual parent din ako. Pero ilan ang spiritual sons and daughters ko? At yung mga ina-spiritual sons and daughters ko, naimbitahan ko na, hayaan ko pa silang mawala. Hindi. And number three, last na po ito. They must be trained and equipped so that they will grow spiritually. They must be trained and equipped so that they grow spiritually. Pakitaas mo yung number three, sir. Pakitaas mo. They must be trained and equipped so that they must grow spiritually. Kinakailangan silang matrained. Kinakailangan silang pa-equip para sila lumago spiritually. Nahihiling pa upo tayo. Their lives must be useful for God and to win souls also. Diba, oy, ang daming isda. Ahagis mo net mo, diba? Huwag dinamita net. Ilalagay mo ngayon sa mata, di ba? Iluwi mo ng bahay, lulutuin mo ngayon, uulamin yung ng buong pamilya mo. Ibibenta mo ngayon yan, kikita kayo. Amen? Yung isda ay laging pakinabang. Dapat yung mga solvent mo maging kapakinabang sa Diyos. Dapat silang matrain, dapat silang equip. Ephesians 4:11-16. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach in the unity of the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. So, ganyan na lang muna. Hindi ko na papahabaan pa. Yung susunod ng mga verses, kayo na magbasa. Binigay daw ang Lord ng apostoles, propeta, evangelista, pastor at guro, para sila matari. Para sila ma-equip. Upang sa ganoon, lumago sila spiritual, at maging kapakinabang ang buhay nila, maging effective sila sa ministry, and at the same time, magligtas din sila ng kaluluwa. Nakikinig pa rupa tayo. Proverbs 11:30. Yung team na lang natin, yung text na lang, yung team na lang, yung title na lang. He that wins souls is wise. Ang nagliligtas ng kaluluwa ay patalino. Amen? Tayong lahat ay tumayo. At habang tayong lahat ay nakatayo, nakayakot, nakapikit. Ikaw ay nakikinig at nanonood, hindi ka paligtas. Narinig mo ang aral na ito.
Christ bilang Lord God Savior ng iyong buhay. At kung sakasakali namang marami ka nang naligtas, pero pinagbabayaan mo sila, mananagutan mo sila siya. At kung sakasakali namang may mga naligtas ka na, kinakailangan mo pang dagdagan niya. At kung nananatili ang Kristiyano ang walang naliligtas, kailangan mo magligtas. A heart to change the world. Let the song start to sing in every boy. Start to share, start to hear from the heart.
Tanggapin mo siya, bilang Lord and Savior ng buhay mo bago maging muli ang lahat sa buhay mo. At sa oras na ito, ikaw na Kristiyano, itinatawag ka ng Diyos para maging makikusta ng mga kaluluwa. Sa kapagitan mo, ipapasok ng Diyos ang maraming kaluluwa sa kanyang karyal. Sa kapagitan mo, ililigtas ng Diyos ang maraming kaluluwa. At hindi mabilang na dami ng mga kaluluwa. You will not just stay in this place. You will return again and again to this place. To be blessed and to become a blessing. To be trained and to train more. But we will go to many places to reach out the trees. Reach out the lost and to reach out the unbelievers. Kasabay ng mga pangangaral ang mga tanda at wala ang mga pagpapagaling at ang mga pagpapalay sa demonyo sa pangalan ni Jesus. Sa oras na ito, merong nakikinig at nanonood ngayon, dahil ko na ito sa parte ng kanan mong mukha, ulo, merong kang nararamdaman. Maaaring matagal mo nang iniindayan o bago pa lang at Diyos ay nagpapagaling sa iyo ngayon. Believe me, nandito ka at ako na nawala ka na nakikinig at nanonood. Meron din ako nakikita na sa parting kanan bahagi ng tiyan mo, ang Diyos ay pinapagaling ka. Meron dito, pakinggan mo ito, ang promotion mo ay parating na. You will become boss. Very, very soon. At ito ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, gamitin mo ang pagiging boss mo para ang mga tauhan mo ay padala mo sa kaharian ni Kristo. Meron dito na hindi ka patatahimikin ng Panginoon. You will pray and fast more and more. At hindi ka patatahimikin kapag hindi ka patutulugin ng Diyos. Dadalik ka sa patitinding pagluhod, pag-iyak, pagtulog sa Diyos. Sa paghiling ng maraming kaluluwa sa malakas na pagsama ng Panginoon. Meron dito, magugutom ka at mauuhaw ka. Nais mo magpatray, nais mo magpatutok. Sapagkat nais mo ang buhay mo ay mas magamit ni Lord mightily effectively in this pagdalawa. Patuloy ko pa rin nakikita, kada Sunday nakikita ko itong isang kulay ko lang pa. Napakaraming sa dati. Naging isang libo, umaapa. Sa pagkatunay na papaapawin ng Diyos ang ating mga pagpapala, gagamitin niya ito, to win the loss at the cross. To win the loss as soon as possible. At sa muli kong pagdalis sa lugar nito, sa muli kong paglabas, at sa muli natin paglabas, iiwan mo mas malakas na anointing sa lugar na ito. At dadalhin mo, dadalhin na natin ang mas malakas na anointing sa ating paglabas. Sa bagat higit na mas matindi ito kaysa kating sa dati. Because the harvest is plentiful. The harvest is great. And the harvest is now ripe in your hand. Sabihin mo sa Diyos sa mga katagang ito, Panginoon Jesucristo, simula ako sa oras na ito, ikaw na ang Diyos, Panginoon, tagaligtas ang buhay ko. At mula sa oras na ito, magliligtas ako sa iyo at magliligtas ng maraming kaluluwa. Ako na lang ang mananalangin. Lord, ano pa man ang mga prayer requests nila na hindi ko pumasakin. Hindi kaya abutin ang word of knowledge. Sagutin mo kung ako ito, Ama, in Jesus' name. In Jesus' name. Nakakakitaan niya ako ng problema sa likod mong ulo at sa likodan mo mismo. May problema ka rin ang Diyos ay nagpapagaling. Meron din ako nakikita na mula baywang mo, pababa, ang tingin ko, rayuma ito, pinapagaling ka ng Diyos. Meron
kapag nakikita sa mga kamay mo, mukhang rayuma ito, pinapagaling din ang Diyos. At sa maraming mga isipin at kagalamihanan ng buhay, maniwala ka ang lahat ng ipinaalis ay natanggal ng Diyos. Lubusan ka ng pagiging. Lubusan ka ng malaya. Lubusan ka ng pinagpala. Beginning this day, you are body free. You are sin free. And you are sickness free. Because the Lord has granted the request this day. Magpasalamat ka ngayon sa Panginoon. At ang dalayan ko pa, dahilang ang masa ang magkita ng mensaheng ito. Gamitin niyo po ang aming mga buhay. Maraming kaluluwa po ang madala sa inyong pagpala. At simula na po ito ngayon na po, Ama. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. At sa huling pagkakataon, mga nakikinig at nanonood, taas ang dalawang kamay patungo ng langit, hibigin ng anointing sa Lord, hibigin ng pagsama. Sabi ng Lord, Luke 24:48-49, huwag muna kayong maalis. Kailangan kayong puspusin ang kapangyarihan mula sa itaas. So lahat ng mga nakikinig at nanonood, isa hakbang lang patungo sa harapan. Kasabay na kayong magligtas, ipapagpuray ko sila sa sagutin ng Panginoon. At magagalingin sila ng Diyos. At habang ginagawa ko ito, bibigyan ka ng Diyos ang kalusugan kasama ng mga mahal sa buhay. At tutugunin ang inyong mga pangangailangan. At yung mga narito naman, taas ang dalawang kamay patungo ng langit. Nagugala na yung mga talagang seryoso talaga na yung iniaral ngayong Sunday na ito ay isa sa kabuhay. At sa pagtaas mo ng kamay patungo ng langit, tumakbo ka rin sa harapan. Sige, bilisan muna. Sapagkat kitang-kita ng mga kapatid yan na nakakasama sa misyon, sa bawat lugar na pinupuntahan, sa bawat bansa pinupuntahan, may mga nalilitas at may mga gumagaling. At tuloy-tuloy ang pag-ibot mo, Pilipinas mo ang mundo. Wala itong pigil, wala itong atrasa. As God said, go, then I will go, and we will go. Father, I let loose that spirit upon their lives, and let them save through him, through her, save. I-save mo, Panginoon, ang kanilang classmates. I-save mo ang kanilang office mates. I-save mo, Panginoong Diyos, ang kanilang mga kapitbahay, kanilang mga mahal sa buhay. I-apply namin ang aming natutunan sa araw na ito. Dadali namin sila sa iyong kaharian. Pag-iin, ma-attend sila, pa-involve sila. They will go spiritually, they will grow spiritually. And they will serve you, O God. And they will also win souls for you, O God. Sige po. Taas lang po ang dalawang kamay patungo ng langit. Pakinggan mo ito. Tumawag sa akin ang ating kapatid na gagawin pa. Pakinggan po. Ito ang sabi niya sa akin, Pastor, yung naimbitahan kong may katarata, magaling na po. Nagulat siya, sapagkat pagkurap-kurap niya, pagtingin niya, wala na ang katarata. Ang totoo lang, Pastor, kami nga po ay nakuntian sa pangangaral mo para maigli yung pangangaral mo. Humingin na lang ako ng sorry, pasensya na po kasi maraming magulo, maraming maihingay. Pero hanyan po ba, balik ako muli sa Sunday para mangaral. Nagulat ako katarata, pinagaling ng Diyos. This is not a joke. This is not fake, this is true. Panginoon, isa lamang po si Jesus. Pero tinigtas niya ang buong mundo. 12 lang ang apostoles. Nag-backslide pa ang isa. Pero pinilitan po ng Apostol Pablo ang 12 upang uling mabuo at maligtas ang buong mundo. Sa abagitan lang po ng 12, niligtas mo po ang buong mundo. Sabi nga po, naglingkod na iyo ng Diyos.
kaibigan mo lang ako. Nang ilang peraso nga disciples, pero 100% sa ulang bigat, babalita rin namin ang buong mundo. Sa kaluluwa, ipag-pray mo sila, sasagutan mo sa panalangin. Gagawa mo sa himala sa pamamagitan mo. At huwag mong alala sa kinabukasan mo, He holds your future. And not only that, God will supply all your needs. Believe me. Yeah.
is to save the nation. Taas lang po ang dalawang kamay patungo ng langit. Hindi problema, Panginoon, ng mga pupuntahan. Hindi problema, Panginoon, ng mga ililigtas. Hindi problema ang salapi, Panginoong Diyos, ang passport at ang visa. It's your job, it's your problem, Kapaligad. Isa lang dapat namin gawin. Ialay namin ang buhay namin sa iyo. At muli at patuloy namin ialay ang buhay namin sa iyo. Lahat ng tao buong Pilipinas at buong mundo. At so